Hello everyone at welcome po muli dito sa ating Great Day Channel. Alam ko po na sa mga oras na ito or sa mga araw na ito, karamihan sa atin ay handang-handa na sa pagsasalubong ng bagong taon. Pero hindi ko po ipinahayag sa inyo na huwag tayong mag-celebrate ng sa Pasko. Siyempre po sa mga kagaya ko, lalong-lalo na sa mga kagaya kong Kristiyano, huwag po nating kaligtaan ang pag-celebrate or maghanda para sa ating Kapaskuhan dahil ito po ang araw ng paggunita ng pagkasilang ng ating Panginoong Hesukristo. The best na araw na tayo ay mag-alay ng pasasalamat sa ating Panginoong Hesus. Kaya iba naman po ang ating sineselebrate sa bagong taon. Ang sa bagong taon naman po, ito ay medyo nakafocus sa ating sarili. Tayo ay gumagawa ng mga paghahanda para sa ating tatahakin nitong pagpasok ng bagong taon para sa ating buhay, kung ano man ating tatahakin sa bagong taon, inihanda natin ang ating mga sarili. At gumagawa tayo ng mga ritual upang akitin natin ang kaswertihan na papasok sa loob ng ating tahanan at maitaboy natin ang mga kamalasan at nang sa ganun, tagumpay sa buhay ay kayang-kaya nating makamtan. Bago po natin ipagpatuloy ang video na ito, disclaimer po muna tayong muli para po sa ating mga manunood na hindi po mahilig gumawa ng mga ganitong klaseng gawain o hindi po naniniwala sa mga pamahiin, please po pakiskip na lamang ang video natin na ito. Ang video ito ay taos puso ko pong ibinabahagi sa ating mga manunood na kagaya kong mahilig gumawa ng mga pampaswerteng gawain at lubos na naniniwala sa mga pamahiin. At kung kayo po ay bago pa lamang sa channel na ito or kabubukas nyo lang sa channel ko, pagkatapos niyo pong panoorin ang video na ito at kung ito po ay magugustuhan nyo lang din po lamang, please po huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na din po ang ating notification bell para kayo po ay maging updated every time na meron tayo mga bagong uploads. Ngayon po sa video po natin na ito ay ibabahagi ko po sa inyo ang isa sa pinakamabisang pampaswerteng ritual at ito po ay ating ganapin sa mismong pagpatak ng alas 12 ng hating gabi, December 31, alas 12 ng hating gabi ay gaganapin po natin ang pampaswerteng ito. Ito po ay matagal na nating pinaniniwalaan na naghahatak ng kaswertihan. Kaya po, mas mainam na ito ay ganapin natin sa mismong alas 12 ng hating gabi. Ang kakailanganin lang po natin ay syempre ang ating pinakamahiwagang dahon ng laurel. Pero sa pagkakataong ito, hindi po necessary na mga buong dahon ng laurel. At bago po pala ito, huwag po nating kalimutan na magsunog din po tayo ng ating mga hiling o ng ating mga wish ng sa dahon ng laurel pagkapatak din po ng alas 12. Kaya mas mainam po na ang mga kagamitang ito o ang mga kasangkapang ito ay ihanda na natin bago pa magtanghali ng katapusan ng Disyembre, ay ihanda na natin ang ating mga kagamitan para hindi na tayo aligaga sa pagsapit ng pagsalubong ng bagong taon. Huwag natin kalimutan po iyon ang magsunog po tayo ng ating mga kahilingan na isusulat natin o ibubulong natin sa ating dahon ng laurel. Pero ito po ang ritual na ito ay ilalagay po natin ito sa ating main door, sa ating pintuan ng ating tahanan. Ang kakailanganin natin ay ang mga dahon ng laurel, maraming dahon ng laurel. Gamitin natin ang mga hindi buo-buong dahon ng laurel. Ito po ang pagkakataon na gamitin natin ito. Ito po ay ilagay natin sa isang lagayan na bilog. Maaaring ito ay kaldero or alam niyo po yung kaldero na ginagamit natin sa rice cooker dahil mas mainam na silver ang gamitin natin. Halimbawa, ito po ang ating lalagyanan. Pero hindi po ganito ha, hindi po crystal, hindi po bibi akin. Ang gagamitin natin sa pagkakataong ito ay ang silver. Kung wala man kayong silver na kaldero, yung lalagyanan po ng rice cooker, lalagyanan ng bigas para sa rice cooker, silver din po iyon. Ilagay po natin dito ang ating mga dahon ng laurel, ibuhos po natin dyan, at lagyan po natin ng maraming star anise. Kahit hindi buo or mga durug-durug na star anise ay walang problema yun. Ilagay lang po natin dyan lahat, at lagyan din po natin ng cinnamon stick
Kung halimbawa, masyadong malaki ang mga cinnamon stick, ay pwede na natin itong bali-baliin. Or yung mga ritaso-ritaso ng cinnamon stick, ayun ang gamitin natin. Meron tayong mga ganun yan. O, yan. Yan ang ilagay natin dito. Kung nahihirapan kayong maghanap ng cinnamon stick or cinnamon bark, pwedeng-pwede naman po ang ating cinnamon powder. Ayan. Cinnamon powder. Pero mas mainam yung cinnamon stick dahil nakakatulong din po yun na gumawa ng uling. Pagkatapos po, ihanda po natin sa pagkakataong ito. Huwag po muna tayong gumamit ng lighter. Ang gamitin natin sa panindi nito ay ang posporo. Gumamit po tayo ng posporo dahil ang posporo po ay gawa sa kahoy. At ang taong 2020 ay ang taon or year of the metal rat, at ang nagpapasiklab sa elementong metal ay ang elementong kahoy. Kaya huwag po muna tayong gumamit ng mga lighter. Gumamit tayo ng posporo. Pagkasapit mismo ng pagpatak mismo ng alas 12 ng hating gabi o pagsalubong natin ng bagong taon, ito po ay sindihan natin. Yan, pausukan natin ang ating, ito ilagay natin sa bungad ng ating tahanan, sa pintuan ng ating tahanan. Lalagay natin ang ating kaldero na may laman na mga dahon ng laurel, cinnamon stick, cinnamon or cinnamon powder, star anise, at sindihan ng ating, huwag po natin ito munang lagyan ng asin dahil magkaiba po ang ritual natin sa asin nitong araw na ito. At pagkatapos po itong nakausok-usok na dyan, marami na po yung usok, ay ipaikot natin ito sa loob ng ating tahanan at ibalik natin ito sa ating pintuan at hayaan lang po natin yan dyan hanggang maubos po ang usok yan. Yan po, lalong-lalo na yung ating mga kabinet sa ating silid tulugan, buksan natin. Di ba nga po, pagka bagong taon, nakaugalian na natin na buksan lahat natin ang ating mga pintuan. Pintuan sa sala, pintuan sa kusina, lahat-lahat ay pagbubuksan natin para papasok ang swerte at para akitin natin ang swerte at ito ay magaan na papasok na ating tahanan. Ito po ay gawa natin ng ganitong klaseng ritual. At pagkasapit po, pagkatapos po ng selebrasyon ng ating bagong taon, syempre, putukan yan kahit saan-saan at nakaugalian na din natin ang mag-ingay. Mag-ingay po kayo, huwag niyo pong kaligtaan din niya. Hindi po mag-ingay na magdakdak o mag-away. Mag-ingay po kayo, kalugin niyo po yung kung ano man yung mga kagamitan niyo sa kusina, mga kaldero, ay pwede po natin gamitin yun, or turotot, pwede po natin yung gamitin upang tayo ay mag-ingay sa pagsalubong ng bagong taon. Dahil po ang gawain yan ay siya pong nagtataboy ng mga kamalasan. Kung ano man ang mga kamalasan na nakadikit sa ating tahanan o sa ating buhay, ay itataboy po ng ingay na yan. Yan, mag-ingay po tayo sa mga puntong iyan. At habang inaakit natin ang kaswertihan, tayo ay mag-iingay. Yun, pagkatapos po ng mga ilang minuto, mga 15 minutes or 30 minutes ng ating pagse-celebrate ng pagsalubong ng bagong taon, mararamdaman po natin yun, mapapansin natin yun na kumalma na ang buong mundo, parang natahimik na. Bago po matahimik ang buong mundo o ating kapaligiran, siguro mga 12:15 or 12:20, ito po ang gagawin natin. Dahil po sa ating pag-iingay o sa mga putukan sa labas, ang mga kamalasan yan ay lumilipad kahit saan-saan. Pero tayo po ay mag-iingat dahil po pag malinaw na o tahimik na ang mundo, yan pong mga kamalasan na yan ay bubulusok na lamang at napakamalas naman kung ito ay makapasok sa ating tahanan. Kaya ito po ay ating harangin. Gawin natin ang ritual na ito para siguradong hindi makapasok ang mga kamalasan na aligaga nitong pagsalubong ng bagong taon. At pag kumalma na ang mundo ay bubulusok na po iyan at papasok na po iyan kahit saan-saan. Harangin natin ang mga ito para siguradong hindi ito tuluyang makaikot sa loob ng ating tahanan. Siyempre po, huwag po natin kalimutan ang ating, ito yung palagi kong sinasabi sa inyo, ayan o, tumutubo. Malapit na nga itong tumutubo, itong aking garlic, bawang, at ito po ay nilagyan ko ng dahon ng laurel at nilagyan ko ng ribbon. Maaaring green or red na ribbon ang ilalagay nyo at ito po ay isabit nyo sa inyong pintuan at mga bintana. Lalong-lalo na sa mga oras na iyan ay bukas pa ang inyong bintana. Napakamalas kung
kung makapasok, makapuslit ang mga kamalasan. Isabit po natin ito sa ating mga bintana at sa ating pintuan. Kung meron man tayong dalawang pintuan, kusina at sa harapan, lagyan po natin na mga ganito lahat po ng mga may entrance. Kung halimbawa meron tayong terrace or veranda, maglagay din po tayo ng ganito. At isa pa, ito po, ito ang pinaka-importante at huwag natin kalimutan ito. Maglagay tayo ng mga insenso. Ayan, ang aking insenso ay kulay black pa talaga dahil ito po ay isa sa pinaka maswerteng kulay. Pero hindi ko naman po sinasabi sa inyo na talagang black ang gamitin nyo. Meron naman tayo mga iba't ibang kulay na insenso. 12 pirasong insenso ang ilagay nyo sa inyong bungad ng inyong pintuan. Sa mismong pintuan ninyo ay maglagay kayo na 12 na pirasong. Ihanda nyo na ito para po pagkasapit na mga alas 12, 20 or 15, 12:15 ng midnight ay madali nyo na lang sindihan ito. 12 piraso na insenso sa mismong bungad ng inyong pintuan. At kung meron man kayong pintuan din sa kusina ay maglagay din po kayo nito. At kung meron man kayong veranda or terrace ay maglagay din po kayo nito sa sentro. At maglagay din po kayo nito sa gilid ng inyong mga bintana. At saan po natin ito itutusok? Hindi lang po basta-basta insenso ang ihanda natin. Handa tayo ng mga buhangin na nanggagaling sa dagat, hindi po yung buhangin sa disyerto, buhangin na nanggagaling sa dagat. At ito po ay lagyan natin ng mga asin. Okay lang na huwag yung paghaluin, okay lang din na nakaganito lang siya. Yan po ang asin at ito po ang buhangin. Pero kung wala po kayong makikitang buhangin or hindi kayo makahanap ng paraan ng buhangin, ay okay lang din po kung itong ating asin. Pero mas mainam kung meron kayong buhangin. Pero kung wala, okay lang yan. Asin na lang ang gamitin natin. At ito po ang ating pagtusukan ng ating 12 na pirasong incense stick. 2, 4, 6, 8, 10, basta 12. Ayan. 12 na pirasong incense stick. Kung halimbawa meron kayong dalawang pintuan, isa sa main door at isa sa kusina, di maghanda kayo ng dalawang ganito na may incense. Ayan, nakapatong na ganyan. Diyan po natin itusok ang ating incense stick. Ayan, diyan sa ating buhangin na may asin. Maghanda kayo ng ganito. Ihanda nyo na ito bago pa sumapit ang bagong taon para diretso na lamang kayo sindi. Ito ay sisindihan nyo pagkatapos na ng mga putukan, alas 12:15 or alas 12:20 ay sindihan nyo na ito dahil sa mga panahon yan, sa mga oras na yan ay mag-cool down na ang mundo at ang mga kamalasan ay aligaga na din yan sila kung saan sila pupuslit. At kung kayo man ay may mga bintana, may mga biranda, maglagay din po kayo ng ganito. Kung halimbawa meron kayong dalawang bintana, at meron kayong dalawang pintuan at meron kayong biranda, syempre, limang ganito din ang ipaghahanda nyo. Lahat ng pwedeng mapagpasukan na inyong binubuksan dahil nga bubuksan natin ang ating lahat ng mga pintuan at mga bintana sa pagsapit ng bagong taon ay paglalagyan po natin nito. Ayan. Syempre, ang ating ganito ay natapos na ang usok niyan, pero hayaan nyo lang po muna yan dyan hanggang kinabukasan or sa umaga ng A1, saka po natin iyon kukunin. At ang mga abo niyan, at ang mga abo nitong ating dahon ng laurel, ng ating star anise, ay maaari nating ihipan sa ating pinaka main door. Yan. Ito po ay mga pampaswerteng gawain at mga pangpataboy na mga kamalasan para po, dahil nga po ang ating 2020 ayon sa ating numerology ay hindi masyadong kagandahan ang ibig sabihin. Pero, huwag po tayo mag-focus doon sa negatibo. Doon po tayo mag-focus sa positibong aspeto, positibong maidudulot ng taon. Huwag po tayo mag-focus. Pero, hindi po ibig sabihin na hayaan na lang natin ang mga negatibo. Siyempre po, harangan po natin ito at huwag natin itong hayaan na makapasok sa ating tahanan. Kaya akitin natin ang mga swerte, pero harangan natin ang mga kamalasan. Ang mga gawain ito po ay napaka-epektibo kung ito po ay gaganapin po natin bukal sa ating kalooban.
kung kayo po ay may konting bahid ng pagdududa at medyo piloso po ang inyong pag-uugali, huwag na po kayo magtangkang gumanap na mga gawain ito dahil sinisigurado ko po sa inyo na wala din po yung magiging positibong epekto at kayo po ay nagsasayang lamang ng inyong mga panahon at mga kasangkapan. Pero hindi ko po iminumungkahi sa inyo na ang mga gawain ito ay alternatibo sa ating mga dasal. Siyempre hindi po, ito po ay mga pawang gabay lamang. Kaya ipagpatuloy pa din po natin ang ating pagsisipag upang tagumpay at kasaganahan sa buhay ay ating makamtan. Dahil po hindi po hawak ng mga bituin ang ating magandang kapalaran at ika nga po, nasa Diyos ang awa pero nasa tao ang gawa. At hanggat maaari po ay lalong-lalo na sa pagsalubong ng bagong taon, kung kayo po ay isang tipong klaseng sumpungin, maraming iniisip na mga problema, ipagsantabi mo muna yan. Isipin mo na lang muli yan sa mga ados at tres. Magsumpung ka na lang muli sa mga ados at tres. Ipagsantabi mo muna yan para hindi po yan mabit-bit-bit-bit nyo sa pagsalubong nyo ng bagong taon, hindi po yan ninyo mabit-bit muli nitong pagpasok ng ating 2020. Ipagsantabi nyo po muna yan at good vibes lamang ang inyong paiiralin sa inyong mga puso at isipan para good vibes lang din lamang ang ating makakasalamuha sa ating araw-araw na pamumuhay. At ang pinaka-importante at numero uno sa lahat, huwag na huwag po nating kalimutang magdasal. Humingi ng gabay. At syempre, huwag po kalimutang magpasalamat sa ating poong may kapal dahil siya at siya lamang po ang natatanging pinakamakapangyarihan sa buong sanlibutan. Always spread the love and God bless us all.